Para sa lahat po ng gustong manood at walang ginagawa sa bahay, panoorin po ninyo ako at gagawa tayo ng video kung paano gumawa ng kalamay. Okay, tuturuan ko lang kayo kasi mabilis lang naman to. So, manood na lang tayo. Okay, ang mga ingredients po natin, meron po tayong malagkit. Ito po yung ginagamit ko dito sa Saudi. Para, yung video pa lang ito, para sa mga OFW na gustong magluto ng sarili nilang dessert this New Year kasi nga medyo busy po tayo. So, ibang paraan na lang ang gagawin natin ang paggawa ng kalamay. Next, ito po, coconut milk, powder, condensed milk ang gagamitin natin, at saka konting sugar. And also pala, butter pala siya na salted. Salt. Okay? So, nagawa ko na po yung mismong rice. Ito po siya. Pagkita ko lang po sa inyo. Paano ko ito ginawa? Parang nagluluto lang po kayo ng ordinary na pag niluluto nyo yung rice. For example, maglalagay lang kayo ng 1:1, 1 cup ng ice at saka 1 cup of water. Ang ginawa ko po ito, hindi siya pure na malagkit. So, hinaluan ko po siya ng ordinary rice at saka malagkit kasi ayoko nang masyado siyang sticky pag naluto siya. Tapos yun, lalagyan mo lang siya ng tubig and maglalagay ka lang ng coconut milk. Konti lang naman, siguro mga half cup of coconut milk na powder. And then, salt. Maglalagay po kayo ng salt para lang medyo may lasa yung rice natin mamaya. Huwag po kayo maglagay dito ng sugar kasi mamaya po maglalagay po tayo ng toppings dito sa kalamay na gagawin natin. At yun yung sweet na part ng rice cake. Okay? By the way, yung gagamitin po ditong salt is rock salt po. Hindi po tayo gagamit ng iodized salt. Mas maganda pong gamitin ang rock salt kapag nagluluto po tayo. Okay, mag-start na po tayo ng gawa ng toppings. Okay, pinainit ko na po ito. Yung stove natin. Gagawin na po natin yung toppings niya. Mabilis lang po ito para sa mga gustong gumawa ng kalamay this New Year. I-share ko na lang po. I-share ko na lang po sa inyo yung video. Okay, mag-add tayo ng butter. Pwede na po. Tapos, butter, condensed milk po, maglagay din po tayo. Siguro, pwede na yung half. Pero kung hindi nyo naman din yung gagamitin, ilagay nyo na lahat. Ipapost ko po yung video nito kasi gusto ko sana i-share sa iba na walang time na magluto. Easy lang po kasi yan at saka mabilis. Tapos ito, coconut milk na powder. Pwede din po kayong gumamit ng gata yung unang pasla. Pero dahil andito po tayo sa ibang lugar, wala po tayo sa Pinas, medyo mahirap kung maghanap ng mga ingredients na gagamitin, lalo na sa kalamay. So, ilagay nyo lang po siya. Siguro half lang nito lang ang pwede nyo ilagay. Para lang sa maglasa ng gata. Okay? Tapos, pantayan nyo po siya kasi mabilis lang po ang process na to. Baka po masunog yung ating topping. Okay, ganito lang po. Pag nagluto po kayo ng rice ng malagkit, mas maganda din po na lagyan nyo din siya ng butter para hindi siya masunog. At saka huwag po kayong gagamit ng hindi po teflon or something na like aluminum ba yun? Basta yung stainless yata. Stainless. Huwag po kayong gagamit ng ganun kasi masusunog po yung rice. So, teflon pong gagamitin. At kung meron naman po kayong rice cooker, pwede din po na doon nyo na lang siya lutuin para hindi na siya masyadong binabantayan.
Okay, medyo nasisunog na po ito. Ganyan lang po. Ang purpose lang po nito is para gawin natin caramel yung mismong condensed milk. Pag medyo nag-brown na siya ng konti. Pwede na po natin na painit yung oven natin para mamaya na i-oven natin yung kalamay. Ready na yung oven. Bantayan lang po ito kasi minutes lang po talaga itong lulutuin. Parang gumagawa lang po kayo ng candy. Yung iba, pag nagawa na ito, nilalagyan nila ng vanilla essence. Pero since wala po ako, okay lang naman na ganito. Okay? Yan lang. Pwede na to. Pwede na po ito. Pwede na to. So, nalagay niyo lang siya dito. Tingnan niyo po at hindi siya sunog kahit na malagkit yung lulutuin natin. Yung iba yung way nila na pagluluto. Pero kasi medyo matrabaho po kasi yun at saka may trabaho din po kasi ako mamaya. So, yung pinaka-easy na lang pero masarap na kalamay. Ganun na lang po tayong gumawa. I-layer lang siya na ganyan. Tapos, ito, paano mo alam na luto na itong top, ilalagay mo na toppings? Yung sa may side niya, makikita nyo naman na medyo dry na siya. And may mga, ano na, yung parang nag-iba na yung kulay niya, na kulay brown na siya. Pero huwag masyadong lutuin kasi i-oven pa natin ito, baka masunog naman siya. Yun lang po, tapos i-pour lang siya dito. Hindi siya mukhang masarap, pero masarap po ito. Lalo na, ano to, coconut milk. Tapos condensed. Pwede mo rin kayo maglagay ng extra sugar dito. Pero kasi pag masyadong sweet, pag sobrang sweet naman, nakakaumay. Medyo na kasi ito tayo magsayang ng ingredients. Mahal na po ngayon ang mga ingredients. Okay. Ang ating rice cake, i-oven na lang po natin siya para medyo maluto yung sa toppings niya. Pagkatapos nyo po siyang i-oven, mas maganda po na ilagay muna siya sa ref and kinabukasan dun siya isa-serve.